Victor, pwede mo bang ipakita sa akin kung anong nangyari sa'yo? Yes. Ang taas nun ha. It's not normal, 20 milligauss. Ano ang nangyari sa'yo, Victor? Ipakita mo sa akin. At kung kaya mo, pakita mo rin sa kanya mamaya, ha? Yung sinulat ko kanina, pakibasa. Fuck! Nilabutan ako dun ah. So ngayon po, lilibutin na namin ito. This time kasama ko na po si Sir Mumo. Babalikan namin yung mga spot na nakita ko kanina, na hinanap niya. So, alamin niyo na lang po kung may nahanap ba siya o wala doon sa mga nilagay kong palatandaan. Pero this time, isa pang gagawin namin is after namin ikutin, hahanapin ko po yung pinaka-strongest spot at doon kami magsusubok, mag-establish ng communication. Kasi may nakita na ako, may nakita siya. At, unfortunately, malalaman niyo po kung nagtugma ba yung nakita ko at nakita niya. Na magkabukod po kami ng oras na ginawa ito. So, tara, samahan niyo kami and this time, hopefully, makipag-usap sa atin kung sino man yung nandito. Kung yung nakita namin kanina, sana makipag-usap. At mabigyan natin ng kasagutan yung mga tanong na bakit ba siya nandyan? Ano ba ang ginagawa niya dyan? At willing ba siya na tulungan namin siya? Okay, samahan niyo po kami. Tara. Okay. So obviously, nagpi-flicker po yung aming EMF, no? Kasi may dala siyang gadgets. Mm. Pero kita mo, subukan natin itapat. Tapat natin, no? Dahil meron tong electric charge. So definitely, magpi-flicker yan. Pero hindi ganun kalakas. Kumbaga, sobrang hina lang na miligaw. So abangan natin kapag ang umilaw. Kasi ito, ngayon itong phone, medyo malakas. So dapat ganito yung distance niya para masabi natin na phone yung nasasagap. No? Pero kung ganitong distance, so like this, tingnan mo, hindi niya nasasagap yung flashlight. Siya, no? Hindi niya nasasagap yung phone. Pero mag-establish po tayo ng area kapag ito po ay nag-flicker nang higit, at least dito sa ikatlong lights, doon natin malalaman. Okay? So para control na lang, medyo lalayo ako ng konti. Yan. So within this distance po ako, wala akong hawak na gadgets na may kuryente maliban sa flashlight na nasa ulo ko pero hindi naman abot. Okay? Si Sir Bungo po, ayan, malayo siya. So hanapin natin yung mga nilagay ko palatandaan. May nilagay akong palatandaan kasi yun yung mga spot kung saan na kakaiba yung pakiramdam ko. Meron nga ako spot na parang naamoy, ano eh, amoy formalin eh. I don't know kung residue yun ng pagiging morgue niya. Okay. So ayan o. Alam ko, meron ako nilagay na papel somewhere. Pero hindi yata dito pa. May iniwanan akong papel. Ayan, no? So, may spot tayo dito. Kita niya. Okay. Malayo ako, ha? Ayan. Well, dito sa side ko, lalapit ko kasi meron akong nakikita dito sa may gilid ko. Yan na, nagbabago na po yung reading.
pumapalo na siya at least dito sa yellow. Yan po, baseline. Kanyang malayo ah. Yan. Sa meaning, meron tayong ayan. May kasama po tayo dito, pero so far, hindi pa siya ganun ka, hindi pa ganun kalakas yung connection niya. Ito. Dito yung isang spot. Yes! Dito yun, sir. Tingnan natin. Yan, no? Uy, mo, fuck. Nagbabago yung ano, habang lumalapit ako. Oh, yan. So, kita nyo po. Dito niya nakita. Dito may nakita ako kanina. Dito rin sa spot na to. Tingnan natin dyan. Okay. Magandang gabi sa'yo. Alam kong nandyan ka, pero... Umae. Alam kong nandyan ka. Nagre-respond. So... yung nakapatong na gadgets, pwede mo yung gamitin. Malayo ako. So, definitely wala pong makaka-apekto na gadgets para mag-flicker siya. Magandang gabi sa iyo, ulitin ko. Gusto kita sanang tulungan. Willing ka ba? Payag ka ba na hanapin natin ang mama mo? Kasi yun yung kanina sinasabi mo. Sige. Pailawin mo yan. Kahit yung yellow color. Flicker mo, lakasan mo pa. Sige. Paramdam mo sa akin at willing ka, yung willingness mo. Nagre-response. Paramdam mo sa akin yung willingness mo na tulungan ka, yan ha. Shit. Okay? So, mamaya, iimbitahan kita. Gusto kitang makausap. Gusto kitang makausap, iimbitahan kita mamaya. Dito rin ako mag-establish ng communication sa iyo dahil alam ko ito yung area mo. Hinahanap mo ba si mama mo? Sagutin mo ko. Sige, pailawin mo yung... pailawin mo yung ano? Pailawin mo yung gadgets ko. Sige. Huwag ka umalis. Halika, bumalik ka dito. Bakit? Saan? Saan? Pinapasunod niya ako eh. Saan? Saan lugar? Saan? Nasaan si mama mo? Saan lugar? Saan? Turo mo sa akin. Turo mo. Saan lugar? Saan? Yan. Sige lang ha. Sagutin mo ako tapos tutulungan kita. Saan lugar? Saan mo huling nakita si mama mo? Saan lugar mo siya nakita? Saan? Sa kabila? Kung sa kabilang building, sige, pailawin mo yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw, hindi yan. Hindi mo kaya? Hindi ka ganun kalakas para pailawin yung kulay dilaw? Sige na, isang beses lang. Pupuntahan ko ang mama mo. Pailawin mo yung kulay dilaw. Ngayon na. Hindi niya kaya. Hindi niya pa kaya. Hindi pa siya ganun kalakas. Okay. Meron tayong interference. Pero ano? Puntahan ko lang. May papel. Dito siya sa gilid dumadaan, no?
Bakit nasa labas siya, hindi siya pumasok? Ano ba meron? Ano ba to? Ano tong likod? Bakit nandito ka? Bakit ka nandito? Yan. Habang lumalapit tayo sa kung saan yung ano niya. Bakit nandito ka? Nasaan si mama mo? Yan. Kahit kaninong camera, kahit kaninong cellphone na nakabukas ngayon, pagpadinig mo yung boses mo para pag ni-review namin mamaya, malaman ko. Okay. Ikaw wala yung mga papel ko. Yun yung hinahanap ko kanina, sir. May binagsak akong papel dito eh. Tanda ko yun. Susunod na naman siya. Mga papel na binaba ko. Ayan, sir, oh. Ah, yun. Ayan yung isang yung papel na binaba ko. Kasi kanina, ito. Ito yung isa. Papel. Ayan, oh. Tinan mo dito. Sa part na to. Bago-bago yung... Ayan, oh, sir, oh. See? Ano? Dito sa... Pupunta na ako kanina dito, eh. Dito yata yung isang unang isang sumigaw kay. Sa part na to. Okay. Halika, lumapit ka. Lapitan mo to. Lapitan mo yung gamit ko. Lapitan mo. Lapit ka pa. Sige. Papayag ka na makipag-usap sa amin dito mamaya. Uy. Lakas ng respond ba? Eh, willing ka ba na tumawid na? Yes. Lakas. Salamat. Shit, lakas. Salamat, ha? So, yan po. Nakita niyo yung response niya. Malayo kami. Nakapix yung gamit ko. So, again, sabi ko nga, ginagamit ko tong EMF sa communication rather than paghanap ng ano, kasi nakikita ko naman sila eh. At sir, walang electricity dito sa building na? Wala. Walang tubo po lang, tubig yung nandito, kasi parang gripo yung nakalagay. Yun. Wala electricity dito. So definitely, at plus kanina, kita nyo naman yung distance para mapailaw siya pag tinikit mo sa cellphone. Okay, so dito kami mag-establish ng communication. Gusto mo ba ngayon na tayo mag-usap? Hello, but flashlight ko eh. Gusto mo ngayon na tayo mag-usap? Sige. Kung gusto mo ngayon na, kaya mo bang pailawin lahat yan? Kaya ba? Sige nga. Dito sa spot na to, dito tayo mag-uusap.
dito. Dito yung so far yung pinakamalakas na response sa area na to. Yan o. Nag-iipon lang siya ng lakas eh. Kaya niya pa ilawin niya lahat. Parang nag-i-struggle siya, no? Oo. Okay. So, ngayon po ay mag-establish tayo ng communication doon sa nakita ko kanina at nakita rin ni Sir Bungo. So, subukan natin na makipag-communicate sa kanya and hopefully matulungan natin siya na makawala sa kung ano man yung nagpapahirap sa kanya dito sa lugar na to. Pero bago natin simulan, ito po para sa lahat. Ito pong gagawin ko ay kaya ko po ito sinusubukan o ginagawa dahil alam ko na po yung pamamaraan. So, pero may rules po tayo na dapat tandaan. Una-una, kapag gumalaw na at simula na ng communication, hindi dapat bibitawan yung baso. Wala dapat bibitaw. Kung ano man yung maramdaman sa paligid, huwag mong bibigyan ng pansin. Dahil hindi lang po iisang spirits ang magtatangka na makipag-usap sa atin. Maraming darating, maraming susubok, pero sana huwag nating papansinin, huwag natin silang bibigyan ng atensyon. And then, tandaan natin na as long as nakailaw yung kandila, protektado tayo. So bago ko ito gawin, bago kami magsimula, gagawa muna ako ng protective protection. Gagawa muna ako ng protection spell dito sa paligid. So, para kasama lahat. And then, i-open ko lang yan. I-allowed ko lang kung sino man yung spirits na tinatawag namin. So, siya lang po yung pwedeng makagamit ng glass. So, yan po. Susubukan natin. So, yung aking gamit ay nagre-react na. Mm-hmm. Meaning, nandito na siya sa paligid. Hindi ko na ituturo kasi baka iwanan ako nung kasama ko. Okay. So, start tayo. Ano man yung marinig natin, ano man yung maramdaman natin, maramdaman sa paligid. Makaramdam ka ng malamig sa katawan mo, makaramdam ka ng biglang mainit, may maamoy tayong kakaiba, hindi tayo dapat mag-react para hindi tayo mawala sa concentration at hindi mabuksan ng tuluyan yung lagusan. So yun lang po yung gagawin natin. Okay. Sir, makakaramdam ka ng lamig ha. Pag naramdaman mo yung malamig sa paligid, that means nagsisimula na ako magbukas ng lagusan. Yung espiritu ng batang sumusunod sa amin kanina pa. Inaanyayahan kita gaya ng sinabi mo, payag kang makipag-usap sa amin. Ngayon,
ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Gamitin mo ang basong ito upang sabihin sa amin at sagutin ang aming mga katanungan. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ito ang pagkakataon mo para ipaliwanag sa amin o sagutin ang aming mga katanungan. Yan na. Humangin na sa paligid. Bigla na, humangin. Pwede ba kitang makausap? Pwede ka ba naming makausap? Pwede mo bang sabihin kahit simula na letra ng iyong pangalan? Kaya mo bang gamitin ang basong ito? Kaya mo bang gamitin ang basong ito? Kung kaya mo, kahit saglit, paggalawin mo to, gamitin mo. Sagutin mo kami. Sagutin mo ang aming katanungan. Hahanapin natin ang iyong mama. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Hindi niya kayang gamitin yung baso. Sige na. Pagbigyan mo kami, sabihin mo sa amin, ano ang pangalan mo? Kahit simulang letra lang. Dalhin mo ang baso sa simulang letra ng iyong pangalan. Sige na. Tutulungan kita. Hindi mo kaya? Hindi ba kaya ng enerhiya mo? Hindi niya kayang paggalawin yung baso. Hinapan niya. Sabi mo sa akin, sir, kung may nararamdaman ka ng kakaiba doon sa... Wala pa naman. Paghawak mo sa baso. Kasi mag-start dyan na kapag nakaramdam ka na parang may tingling doon sa dulo ng daliri. Wala pa naman. Pero feeling ko parang may nagpupumilit na gumalaw sa baso. Ayan, no, ramdam ko din eh. Kaya lang, hindi niya kayang i-push. Mm-hmm. May micro-movement ako nararamdaman sa baso, pero... Ayan, pero hindi niya kayang i-push eh. Okay. Ayan, sir. Hindi ito ano ah. Hindi kasi... Dahil hindi niya kayang i-push. So, alam ko, skeptics ka. Mm-hmm. Skeptic ka. Pero this time, let's allow the spirits to communicate. Okay? Tasabihin ko, tatanungin ko yung unang letra ng pangalan niya. Gusto ko, kahit sa kanya, ibulong mo. Kasi, kahit sa kanya, patunayan mo sa kanya na narito ka. Ibulong mo sa kanya. Ayan o, gusto niyo gumalaw. May push na konti, pero ayaw, hindi niya kaya yung baso. Ayan, sir. Saan mo nararamdaman yung push? Saan pupunta? Pupunta dito. Yes, correct. Tatanungin na kita, sir, ha? Mm-hmm. Pero para may proof, sabihin ko sa kanila kung anong letter. Mm-hmm. Ah, sige. Kasi papunta dito yung... Papunta siya dito.
Oh. Parang may bubulong sa akin. Okay. Anong letter? Ano siya eh? Mm. Parang mumble siya. May nagsasalita ba sa paligid? Wala. Sure? Wala. Pwede ko silang pasagutin? Yes. May nagsasalita ba sa inyo? Wala. Sure? Kasi parang may narinig yung... Yes. Meron naman talaga. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, saan yung push na nararamdaman? Papunta dito sa gawin na to. Akala ko nag-uusap kayo dyan. So meron akong sinenyas na letter dito sa likuran ko. Mm. So, yun kasi yung letter na binubulong niya kanina. Yung ayan. Simula. Yun. Ibulong mo nga sa kanya kung ano yung simula ng pangalan mo. Ayan o. Gaan ang hawak na hawak ko. Gaan ang dikit lang yung hawak ko. Pero meron siyang... Meron may naririnig ako na parang... na nag-uusap, pero hindi ko ma-identify kung ano yun. Okay. Kung hindi mo kaya... Concentrate ako. Kung hindi mo kaya ang paggalawin ito, pwede bang tumawag ako ng iba pa na kaya makipag-usap sa amin? Yan na. So, pansin mo, every time na sabihin natin tatawag tayo, nagbabago yung ihip ng hangin dito lang sa side natin. Mm-hmm. Sige. Sino man po na naririto ngayon ang nais makipag-usap, pinapayagan ko po kayo na pumasok at gamitin ang basong ito. Ramdam mo? Hmm. Ramdaman mo yung movement pero ayaw lang. Oo, parang hindi niya kaya eh. Ayun na. May movement to. Hindi nakadikit yung daliri ko. Nakaangat na konti. Yan. Ayun na. Meron siyang ano. Yan na sir. Meron ng ano. May spark na. Kaya nakaangat yun sa akin, ha? Mm-hmm. Huwag ka bibitaw, sir, ha? Okay. Huwag mong bibitawan. Huwag mong bibitawan. Kasi, angat ko lang yung daliri ko. Huwag mong bibitawan. Sige. Okay. Sige. Ngayon, kahit isang letra lang na nakapaloob sa pangalan mo, sabihin mo sa kanya, gamitin mo yung paso. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Kaya, sir. Ayan. Ayan na. May slight movement na. Oo nga eh. Meron ng very, very, very slight movement. Ayan na. Nakita ko yung shadow. Oo, tama, tama. Nakita ko yung shadow niyo. Nagbago. Ayan o. Sige na. Sige na. Dalhin mo sa lugar kung saan yung letra ng pangalan mo. Kahit yung simula lang, kung hindi mo kaya, kahit simulang simula lang,
tutulungan kita. Ang taas na rin ang presence niya. Flickering na to. Sarap kong bibitawan na. Open ko lang ng ano. May letter, sir, na pumapasok? Para sa akin, parang ano eh. May letter na? Parang gusto niyang pumunta sa letter V. Okay. Ilang nafe-feel ko. Okay. Sige. So kung sino man yung nandiyan ngayon, yun yung gusto niyang ano, puntahan. V as in? Victory. Victory. Okay. Totoo ba na letter V ang simula ng pangalan mo? Sige. Gamitin mo to. Pailawin mo ng kahit hanggang doon sa kulay orange. Totoo ba na letter V or V ang simula ng pangalan mo? Shit, nagwawala. Sige. Sagutin mo kami. Totoo ba? Yes, sir. Nalapit natin dito sa bus. Baso yan, sir, ha? Oh. Nag-struggle siya na ano, oh. Pumunta sa... Ibig sabihin, mayroong laman yung baso. Sa baso siya nakatapat. Nag-struggle siya pumunta doon sa red, eh. Hindi ganyan ka-erratic yung kanina dito, di ba? Hindi. Ayun, ha? Oh, yes. Totoo, letter V. Diba? Sabi ko, kahit hanggang dito. Walang ano dito, ano? Wala. Ayan, oh, baso lang. Baso lang, sir. Hindi niya lang kayang pagalawin yung baso. So, another way ng confirmation, ito lang magagamit natin. Pero, oh. V. Sinong V? Yung kaninang kanina, na una, meron siyang pangalan na. Pero ito, okay. Confirm na letter B ang simula ng pangalan niya. Ano yung kasunod na letra? Kapag yes yung sagot mo, pailawin mo yung kulay orange, ha? Habang nandyan ka pa sa loob ng baso. Sabihin mo sa akin, ano yung susunod na letra ng pangalan mo? Kung tama ako, doon sa narinig ko, pailawin mo yung kulay orange mo to. Yung sumunod, yung pang-apat na ilaw. Is it tama ba na yung sunod na letra ng pangalan mo ay letter I? Ngayon na, sagutin mo ako. Tama ba? Tama ba na letter I yung kasunod ng pangalan, na letter ng pangalan mo? Struggle siya. Hindi niya. Nagbabago ba? Yes. Yun. So letter I. So diba? Kasi pag, yun yung ni-request natin eh. Mm-hmm. Sagot. Hindi niya kayang pagalawin sir yung baso, pero kaya niyang i-influence yung EMF natin. Mm-hmm. Hanggang doon lang. Dahil nandyan siya, sabihin, nasasagap ng EMF yung energy niya sa loob ng glass. Okay? Kasi kung makikita naman natin, saan ba pwede? Lighter yan eh. Hindi eh. Glass to. Paper to. Yung... Hindi rin to eh. Yung ano nyo, sir? Wala naman tong powers. Ilapit nyo nga dito. Oh. Wala ano? Hindi rin. So may pagkakataon kasi, sir, na hindi sila ganun kalakas para makapagalaw yung baso.
Hindi niya naubos yung energy nila nung nagpakita kanina. Pwede. Dahil... Kasi sa akin talaga kanina... Solid yung nakita, nakita ko, ano eh. Buo. Buo eh. Okay. So, wala pong kuryente dito at malayo po yung aming mga cellphone at camera. So, kanina, yung tinest namin, nakita ninyo. Tsaka yung effect ng cellphone, hindi ganun ka, ano, hindi umaabot sa 10 milligauss. Tsaka po yung, ano, yung confirmation doon sa tanong na kapag kaganito ay ito yung pailawin mo. Diba? So, mahirap sabihin na nagkakataon yon. Okay? Kasi may ano eh, may question ka eh. May question ka at meron kang specific na kulay na ibinigay sa kanya. So, doon siya mag-struggle. Para masagot mo masagot yung tanong niya, yung tanong ko, masagot niya, kailangan maparating niya doon yung ilaw. At ang hindi ko... Ah, ano pala yan? Sa labas. Ang hindi ko ma-explain kanina, yung sinabi niyong may bubulong sa akin, akala ko nag-uusap sila. Kanina. Kaya tinanong ko sila kung... May... Ang the way siya magsalita, bumubulong siya eh. Yung... Yes! Yes, ganun talaga sila. Ganun siya, ganun yung pagkakalala. All spirits, sir, ay ganun magsalita, ganun bumulong. Kaya lang, kapag ka ikaw ay receiver, makaka-establish ka ng words. Okay? So, ito na. Yung pangatlong letra ng pangalan mo, gusto ko lang mabuo kahit pangatlong letra ng pangalan mo. Is it letter C? Kaya kanina, yung orange ang kailangan kong marikitang umilaw. Yung orange. Ha? Letter C. Tama ba? Sagutin mo ko. Ngayon na. Ngayon na. Struggle na. Kipilit niya. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Ayun na, sagutin mo. Tama ba? Letter C. Yung pangatlong letra ng pangalan mo. Ikaw ba si Vic? Vic yung palayaw mo. V-I-C. Yes. Or no? Yan na, nag-struggle talaga. Sa akin, considered ko yun na yes eh. Dahil struggling siya. Yan ang. Ayan o. Minimaintain niya yung sa gitna. Di lang talaga maka... Struggle siya na pumunta doon. Di lang enough yung energies niya. Para ano. Wala siyang makuhanan eh. Ito, dito sa punto na to, kung meron tayong EMF pump, dito sana magagamit yon. Oo, para meron siyang supply source ng, ano. Na supply. Kasi hindi niya kaya makipag, ano, matagal na kasing walang daloy ng kuryente dito. Actually, Sir Ed, ano to eh, kahit paano compelling to eh, yung matitrigger na ganyan, na walang ano sa paligid. Yung mapaabot mo sa gitna yan, yan it's not normal kasi eh. Yan ah. Kasi supposed to be baseline dapat yung masasagot mo dito. Pero halfway eh. Kasi yung 2.5 milligauss. Yan na siya oh. Pinipilit niya talagang dumating doon kasi gusto niyang patunayan yes. Again, so... Confirmation na. Confirmation. So, Vic, magandang gabi sa'yo. Alam ko si Victor ka. Yun, isa pa. Ayan. Alam ko si Victor ka. O, Victor, tama. Naglabutan ako, shit. Alam ko si Victor ka. Ano ang pwede kong maitulong sa'yo? Ano ang pwede kong maitulong sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Sir, bitaw ka sa baso ha. Bitaw ka pero huwag dapat hindi siya mawala dyan. Okay? Kaya sir, ito yung sinasabi ko sa iyo, sir. Alisin mo yung doubt.
Okay. Tanggalin mo yung doubt. Okay? Okay. So, susubukan ko na ipakita sa iyo kung anong nangyari sa kanya. Sige, sige, sige. Ha? Kasi, sinasabi na niya sa akin kung anong nangyari sa kanya. Mm-hmm. Pero, hindi ko po pwedeng ano eh. Kasi, paano ko ba po-prove na ano? So, dapat pala, maisulat ko muna for a while to prove bago okay. Ang ballpen. May ballpen kayo dyan? Cut mo na. Pwede tayo mag-cut saglit. Ballpen daw? Ballpen. Sa bag ko may ballpen eh. Tapos papel. Sumasagot. Na. Victor. No, may confirmation. So, naka-establish tayo kay Victor. Victor, pwede mo bang ipakita sa akin kung anong nangyari sa'yo? Yun. Yes. Ang taas nun, eh. It's not normal, 20 milligauss. Ano ang nangyari sa'yo, Victor? Ipakita mo sa akin. At kung kaya mo, ipakita mo rin sa kanya mamaya. Ha? Erratic siya ngayon. Okay. Kanya, Sarah. Sir, this, itong gagawin ko ay hindi kita ipupush kung anong makikita mo. Mm-hmm. Pero, let's see kung may makita ka. Mm-hmm. Alisin mo muna lahat. Kumbaga, erase muna natin lahat ng thoughts na nasa isip natin ngayon. And let's allow the spirits to communicate. Yan o. Nandiyan na siya. Present talaga siya. Yeah. Okay. Victor, tutulungan kita. Papakita ko sa kanya kung anong nangyari sa'yo. Kung ano yung sinabi mo sa akin, yun din sana ang ipakita mo sa kanya. Victor. Yeah. Sarah, ganito lang. Pag indinikit ko sa'yo yung kamay ko, you take 3 deep breath, then inhale, exhale. Okay. Take 3 deep breath. Okay, this time, one deep breath, then hold. 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 Release. Yan na, lakas na na. Consistent na siya. Ibabalik kita sa panahon kung saan at paano namatay si Victor. Na nakikipag-usap sa atin ngayon. Blanco ang iyong isipan sa sandaling ito at ipapakita sa iyo kung anong nangyari sa kanya. Okay? In 1, 2, 3. Confirm mo sa akin, sir, kung may nakikita ka ng event. Yes or no? Wala pa. Okay. Victor, tulungan mo ako. Ipakita mo sa taong ito kung anong nangyari sa'yo. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Yeah.
Yan, sir. Yan. Lakas niya, oh. Consistent siya. Pini-struggling siya talaga ipakita sa'yo. Yan. Lakas. Yun. Pakita mo, sir. Ano eh. Parang ano sa akin eh. War talaga yung naiisip ko eh. Sige lang. So ano merong sa war? Gunshots or ano? Okay. Sige. Okay, good. So, kita mo. Ngayon, sir. Oh. Yung sinulat ko kanina, pakibasa. Fuck! Inilabutan ako dun ah. May sinabi ba ako sa'yo? Wala. So? Struggling siya kanina habang pumapasok sa ano. Ito po yung sinabi niya ni Victor sa akin bago ko pinakita kay sir. Kasi ang nakikita ko parang magulo eh. I think parang gera yun eh. Okay. Then, bang, 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 parang ganun. Then the exact event is, ito parang summarize lang natin. Binaril at itinapon. So, kasi out of nowhere, parang ano ko talaga yung ano eh, yung gunshot eh. Yes. So hindi po ako nagsabi noon, siya. Hindi ka rin nagtanong sa akin, hindi ako nagtanong sa iyo, hindi ako nag... Actually, wala akong nakikitang event, basta parang yes. Pumasok lang sa isip yes. Ko na... Kasi yun lang yung kaya niyang i-communicate. Hindi siya vivid eh. I mean, out of nowhere, hindi ko naman alam kung saan ako kukuha ng thoughts na yun. Yes. Pero, is it, sir, this time, ano, sabihin mo sa akin, gano'ng kataas ang probability na magkaparehas tayo? Hindi eh. Marami akong pwedeng sabihin. Pwede ko sabihin, nagbigti. Oo. Pwede ko sabihin. Marami akong pwedeng sabihin eh. Pero kaya nga sinulat ko na siya ahead of time. Diba? Sinulat ko muna siya ahead kasi nauna siya nagsabi sa akin kung anong nangyari sa kanya. Doon sa itinapon part, parang nasa damuhan ako nung time na yun. Yes. Kaya naisip ko, parang jungle war siya. Okay. Parang maraming tao na hindi naman nagbabarilan, ano? May gunshot ako narinig. Kaya feeling ko war kasi may damo. Yung alam mo yung mga Vietnam War na movies? Yes. Na parang nakahiga yes. Siya dun. Hindi ko alam kung siya yung nakahiga or someone. Yes. So, confirm lang, sir. Oh. So, ito na yung ano eh. Hindi, promise. Baka mamaya, sabihin nyo, ano to? Nakita nyo naman, sinulat ko ahead of time. Oo. Ahead of time. Kasi nininervious pa ako, baka mamaya magkamali ako ng sinabi eh. So, kasi mapapahiya kami dalawa ni Sir Kalawag doon pag hindi kami nagtugma. Ito po ay raw video. Wala pong ano to talaga. Nakita nyo. Ano yung past probability na yung unang sinabi sa akin ni Victor. Victor, salamat. Tutulungan kita. Pwede ka nang umalis. Maraming salamat sa iyo. Okay? So, yun lang, sir. Ano? Tinan mo. Yun lang probability na yung nakita mo o yung pinakita sa iyo ay magkaparehas dito. Parang out of 10, gado ang ratio. Kasi ano eh, maraming pwede mangyari kaya ka pinatay, pwede ka saksakin. Marami, pwede ka sagasaan, pwedeng ano, kasi yung accuracy kasi ang hindi mo pwedeng baliin. Di ba? At saka yung the fact, yung fact na ano, kasi hindi niya kayang pagalawin. Kasi imaginein mo, kung sasabihin na, tatanungin natin siya, paano ka namatay? Di, ang dami niyang letrang gagamitin. Di ba? Yung umpisa pa lang, yung sabi mo parang gusto niyang pumunta sa letter B. Mm-hmm. Meron tayong confirmation after na malaman ko yung pangalan niya, yung buo, nakita mo naman, nag-ano siya. Pero for me, as a skeptic kasi, kung tatanong mo nagkataon yung sinabi ko sa sinulat nyo, pwede mangyari yun. Sa loto nga may tumatama eh. Pero ang pinag-uusapan dito,
Yung lightning never strike twice eh. Kasi marami nangyari na nag-lead dito. Hindi naman random na sinabi ni Sir Ed na ano nangyari, binahulaan ko. Pwede naman kasi mangyari yon. Kaya lang yung probability yung hindi maipapaliwanag. Yes. At saka... Saka may nare-realize na ako, katulad nga sinabi ko nung tinanong ako ni Sir Ed, ano yung ano, war ang nasa isip ko. Kasi nga ang nasa isip ko, parang nasa jungle war eh. Kasi parang may mga tao talaga na bumabaril. So probably, pwede nating i-conclude na si Victor ay isang sundalo. Kaya... Pwede siguro. Diba? Pero, yun nga eh. Ano to? Dalahan to ng mga soldier eh. Oh, diba? Tama. Pwede. Tama yun. Tamang ganon. Kaya lang nga yung ano eh. Yung kasing ito yung mahirap ng baliin. Oo nga. Na, ahead of time na nagsinulat ko na to eh. Bago ko ipakita sa'yo. Diba? Kanina sabi ko, paano ko ba puprove? Paano ko ba dapat i-ano yun ang uncut ha? Kasi baka mamaya pwede nila isipin na may sinulat cut ni Sir Ed, nag-cut. Then sinabi niya sa akin kung ano yung nangyari. Dapat uncut na din. Pwede namang raw yan eh, para makita lang nila talaga. So yan sir, ganyan ang way ng communication. At hindi all the time magagamit natin yung Ouija kasi may mga spirits na dahil sa tagal na niya dito at wala na siya makuhanan ng energies, eh hindi niya nakayang anuhin, gamitin yung gas. Mm-hmm. Kasi yung strength na meron siya para pagalawin to, hindi na enough. Oo. Pero yung para apektuhan to is enough kasi mababa lang naman yung sagap nito. So, how's the experience, sir? Actually, believer naman talaga ako eh. Pero this time lang ako nakaranas ng ganun. So, kasi most of the time, when you say paranormal, kasi prone kasi sa pamimiki yun eh. Yes, okay. Ngayon sir, masasabi mo ba na ganun kadali ang paghanap hindi at pakipag-communicate? Hindi siya ganun kadali kasi may procedure lahat eh. Kasi kapag feeling ko pag may namali ka na step, parang gumagawa ng ano eh, ng pyramid, di ba? Na pagka nagkamali yung unang foundation mo, magigiba na lahat. Kaya dapat talaga maayos yung proseso. Hindi yung basta-basta na ganun, hindi siya madali. So yun po yung gusto kong patunayan at gusto kong ipaalam sa mga katulad namin na nasa ganitong larangan na hindi po biro. Kagaya ngayon, itong na-encounter namin, kung ito ay, let's say, malevolent spirit, pwede nila kaming saktan dito. Mm-hmm. It so happened na peaceful siya at gusto lang niyang ipaalam yung reason kung bakit siya namatay. Mm-hmm. So siguro, conclusion ko po sa ganito kasing case, may mga namatay kasi na hindi nila accepted. Oo. That's the reason kung bakit siya nag-stay dito dahil ito yung huling area kung nasaan yung body niya nung nalagutan siya ng hininga. Lalo na't hindi nila hawak yung paraan kung paano sila namatay. Yes. No? Unlike yung pag may sakit ka, let's say may sakit ka na yung may taning ang buhay mo, medyo alam mo kung kailan ka mawawala. Oo, parang ready ka na. Mm-hmm. Ito kasi hindi siya ready eh. Mm-hmm. So, yun yung reason kung bakit gusto kong ipakita sa'yo paano ba siya namatay. So, ahead of time, tinanong ko na siya, tapos sinagot na niya ako. So, kasi kung sasabihin ko lang, pwede mong sabihin, ay naisip mo lang yan eh. Diba? Oh. Pero tayong ganong idea na pwedeng lumabas. Pero... Kasi maraming ways eh. Para mo akong pinapili ng number from 1 to 1 million na pwede nga naman na magkaparehas tayo ng isipin. Pero napaka-slim ng chance. Yeah. Tsaka yung way na kung saan tayo pumunta doon, marami pang nangyari eh, bago. Hindi lang ito eh. Yes. Yung sinabi mo kanina, ang bilib na bilib ako doon, yung sinabi kanina ni Sir Ed na may bubulong sa'yo, may narinig talaga akong bumulong. Kaya ang tinanong ko sa'yo, nag-uusap ba kayo dyan? Yung ang... Kasi ang gusto ko sana mangyari,
bumulong siya at sabihin na niya directly. Pero weak eh. Parang ano siya eh, baffled siya eh. So ibig sabihin, hindi siya capable. Mahina na, siguro na, energy ano, niya parang. Marinig. Hindi siya capable. Pero dito sa po, sa ginawa po namin na to, again, uulitin ko po na hindi po ito ganun kadaling gawin. Baka dumating sa time na may ma-encounter kayo na very strong entities at may mangyaring hindi maganda sa inyo. So, yan ang lesson pala na inaano sa akin ni Sir Ed noon, nag-react kami sa mga quote-unquote fake ghost hunter. Diba? Kasi baka mamaya, akala nga naman ng tao, ganun kadali. Ganun kadaling na, gawin. At basta-basta na lang. Hindi siya biro. Man. Na pag may, na-encounter ka, akala mo okay na yun. Mm-hmm. So, yung the following days, hindi mo alam, baka ikaw naman yung hinahunt ng mga multo. Mm-hmm. So, yun po. Masasabi ko lang, so tapos na yung ano namin ni Sir Ed, yung adventure namin sa loob. Actually, hindi ito yung ine-expect kong mangyayari. Ang ine-expect kong mangyayari kasi, papasok lang kami sa loob, mag-e-explore, nakakatakot yung lugar. Pero may na-experience kasi ako dito na hindi ko pa na-experience kahit kailan eh. Kilala nyo naman ako, di ba? Galit ako sa mga ghost hunters na peke. Hindi ko naman sinasabing walang totoong ghost hunter. Pero this time kasi, iba yung na-experience ko. Lalo na yung ano, yung babae na bata na nakita ko. Kahit nga silipin ko nga ngayon, hindi ko magawang masilip eh. Baka nandun gumakaway uli eh. De seryoso. Then, yung pag-communicate namin ni Sir Ed dun sa ano, maybe for now, hindi ko pa ma-explain ng maayos dahil ano pa ako, lunod pa ako sa adrenaline. Kasi as of now, parang nararamdaman ko pa rin yung mga nangyari. Basta, now napatunayan ko na yung totoong ghost hunting talaga, katulad ng sinasabi ni Sir Ed, hindi talaga biro. Huwag niyong tangkaing pekein. Kasi kung may maniniwala sa inyo na peke ang gagawin niyo, mapapahamak yung maniniwala sa inyo. Yung pinakagusto ko kasi, nabigyan ako ng chance na first hand na, kasi may mga ibang ghost hunter na nag-ano sa akin eh, na nagyayaya eh. Na feeling ko, pag niyaya ako, it's either bubugbugin lang ako or ano. Kasi nga marami akong videos na nireakan nila eh. Na debunk ko na fake. Pero this time kasi, maganda yung opportunity na binigay sa akin ni Sir Ed Kaluwag na ipakita sa akin yung side ng paranormal na, kasi pinaghalong scientific to, tsaka I don't know kung anong tawag mo doon, kung magic ba or something, di ba? Yun. Then, ang siguro nasasabi kong ayaw, medyo na-disappoint lang ako. Gusto kong ma-experience yung gumagalaw yung baso eh. Pero pinalit na naman yun ng ano, ng magandang experience, kasi nagre-respond yung EMF eh. Yun ang bilib ako doon. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin lahat ang nangyari. Kung tatanungin mo ako ngayon kung may explanation ako, for now wala pa. Need ko pa munang pag-aralan. Kung may babalikan ka, sir, dito, experience, ano yun? Yung babalikan ko siguro dito, kung nakaipon ako ng tapang, gusto kong makita uli yung bata na yun eh. Pero wag muna ngayon ah, wag muna ngayon. Siguro sa susunod talagang, siguro kung makikita ko, kailangan ko talagang ano, pag-aralan na hindi matakot para masundan ko siya. Yun. Kasi groundbreaking yun eh, di ba? Sinasabi ko sa mga ghost hunter, ba't di mo sundan? Nagpakita sa'yo eh. Pero nung ako yung nakaranas, iba talaga. Ayoko siguro ng ano, actually lahat gusto ko eh. Pero sa part ko, kung sa akin, yung ayoko, yung ginawa ko na nagtapang-tapangan ako nung una. Hindi ako prepared eh. Pwede ko ikamatay yung ginawa ko kanina pag inatake ako sa puso doon sa loob.
Hindi, dito sa video na to, makikita nyo naman kung paano ako nagwala dun sa loob eh. Yun lang. So ngayon po, natapos na namin yung aming exploration o yung aming ghost hunting na ginawa. Well, may mga na-encounter naman po kami actually. Nung unang exploration ko, nung ako pa lang, naglagay ako ng mga markings kung saan yung mayroong matataas na EMF reading. At yun yung hinanap ni Sir Bungo. And dalawa doon sa spot ang nagpapatunay na mayroong entities. Kasi isa doon sa spot ay nakitaan ni Sir Bungo ng bata. Yung pangalawa naman na spot na para sa akin ay enough na para makapag-stamlist ng communication, doon namin ginawa yung pakikipag-usap doon sa spirits na naririto. And ulitin ko po, kung ano man yung mga spirits na naririto, hindi po sila capable humawak, sumakal, o humila ng tao dahil hindi po nila kaya yon. Mapapatunayan nyo po yan mula doon sa readings ng aking EMF, kung ano lang yung kaya nilang gawin. And then, sa ngayon po, ito pong morgue yung in-explore namin dahil yung main building po ay kasalukuyang inaayos, pinagaganda ng National Tourism at ginagawa po itong museum. So, sa mga susunod na panahon, ito pong lugar na ito ay hindi na lugar ng kababalaghan o katatakutan. Ito po ay magiging lugar na ng kasaysayan. At kung ano man po ang naganap dito, maiiwan at mananatili lamang habang may mga batong nakatayo. Sa panahon po na ito ay ayusin na rin, unti-unti pong maglalaho ang alaala ng mga espiritong nananahan dito. And sana po sa panahon na yon, sabay-sabay na silang makatawid at makarating sa dapat nilang patunguhan. Ito po muli si Ed Caluwag, nagpapaalala sa inyo na nasaan ka man, anuman ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.